Then sea predators turn to ban. Dire team ban. Nagbabalik kami! 40NC versus Kane Gaming. Game number 1. Sorry. Sorry na. Nagulat naman ako. Sorry na. Hindi ko man lang nagpa-warning. Ikala ko magsusuot ka pala. Sorry na. Karaya na nga. Ang kinaabangan ng lahat. TNC. So sa 700 na nanonood dyan, i-share niyo yung stream. Ikalat niyo na parang tae. Sabi nga ni Chupagetti. Ikalat niyo na parang tae yung stream. Since TNC to, supportang todo. Share niyo! Now na, as in now na. Pag shinare niyo, magkakajowa lahat ng single. Sana nga ganun. Ha? Ganun yun. Sabi ni Jesus Christ. Sana nga ganun. Sabi ni Jesus. Ayan. I-share nyo! Share nyo na i-stream! Pero ito na nga. Going sa draft. TNC, Razor, H-Shaker. 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 Sa side naman ng King Gaming, we have Nyx Assassin plus Queen of Pain. So, ang agang pick na ano to. Queen of Pain, ha? Pwede na lang ang counter. Ngayon ko lang nakita to na second pick yung Queen of Pain. Napaka-aga. Puyatan na naman. Hindi, mukhang maaga ito matatapos. Ay, 10:42 na. Lumingon lang ako saglit. Tagal kasi talaga ng game to eh. Lumingon lang ako saglit. 10:43 na eh. 10 pa lang kanina. Nalingat lang ako. Mukhang ang alauna nga ito. Tapos ban naman dito ng King Gaming. Doon sa second phase, ban nila. We have a draw. NTA, so nire-respect nila yung push capability dito ng ano ng TNC. Tsaka ano, binan nila yung TA kasi kung makakaharap ng Queen of Pain yung TA, medyo mahirapan yung Queen of Pain. Lalo na pwede niyang i-dodge yung Shadow Strike gamit yung meld. Ito na nga, Lina talaga, Jack Hero. Ni Eo. So pinakita na yung dalawang ulo na dragon. Ayan, dalawang ulo ni Eo ilalabas na. Mananakit ka talaga dito. Mm-hmm. Pero tapos meron pang yung malaking totem. Mahabang totem ni Teams. Ayan, papatikiming ganyan. Pero tingnan natin, baka Teams Earthshaker or Kuku. Pwede rin naman si Kuku mag-gana dito, Earthshaker. We'll see. Rubik binan ba? Rubik, wala. Wala. Pwede mag-Rubik. Tingnan natin, third pick naman para sa side ng King Gaming. Eto, naglagan to. Lower bracket, matalo tanggal. Balik dito sa Pilipinas kung TNC kasakali or China kung matalo naman yung King Gaming. Yo, what's up? Anong game na to? Game number 1 pa lang. Yung libit na ubos yung piso. Sayang, di siya makakanood. Sad. Beach Dock doon naman. So maganda yung teamfight control dito ng King Gaming. Ha? Mm-hmm. Paralyzing cast. Tsaka yung Malidik, sobrang sakit ng Malidik. Lalo na't na tawag dito, binuff ulit yan. Dati kasi ninerf yung Malitik yan, pinatagal yung cooldown. Alam ko, level 1 yan dati, 50 seconds yung cooldown. Tapos ngayon na-nerf. 32. Na-buff. Na-buff. 32 seconds na lang. Open yung Rubik. Ayan. Open yung Rubik. Pero sa tingin ko, parang hindi naman sila kukuha na Rubik. Ang kaya pwede hero dito ni Teams. Kasi sa tingin ko, Teams Earthshaker na to eh. Tapos kuha sila ng offlane na pwedeng i-punish dito yung Queen of Pain. And ano kaya pwedeng offlane dito ni Kuku? Ano mo open? Ayan, open ang Rubik. Go Pinas. Laban Pinas. Ito, according to stats na naman tayo. 2-0 nila yung King Gaming. Mm. So, tingnan natin kung 2-0. Baka hapon, ganun eh. Yung TT, 2-0 nila. Uh-huh. Tanggal yung TT. Tsaka ano, nung kakabuo pa lang na itong King Gaming na ganyan yung roster, isang beses pa lang naglaban yung TNC tsaka King Gaming. Doon sa WSG Finals. Last 2-0. Tapos kung i-base mo sa pattern, syempre, TNC matatalo. Kung pattern na. Kung pattern titignan. At tinalo ba sila ng team? Hindi. First series lang. Ano lang yun? Unang encounter nila. Encounter sa TNC King Gaming. Nanalo yung TNC. Wala pa namang kung baka pangalawang encounter pa lang nila ito eh. Ano yung lineup nila noon nung Kalimutan ko. Hindi so bago. Basta nung WSG, wala din si Kuko. Si Raven nandoon. Tutingnan natin kung kaya ba. Uy, ang game sila. Ang game na pala sila ngayon. Ang game sila. Sa kanila yung ang game. Wow. Tapos DK ni Armel.
a solid na pick. Tapos pwedeng pang-catch dito sa Queen of Fate dahil sa Dragon's Day. Dragon, DK ni Armel. Siya so, kayang palagan yung ano, Queen of Fate pagdating sa laning. Hindi niya mabubuli out of game. Mm-hmm. Tama. Is this game one? Yes, it is this game one. Yes, is this game one? Yes. Shoutout kay Jonah K. Torres. Puro game one yung ano ko. Pasagot naman, wala pong DPC points to. May kotse ka lang. Mm. May kotse ka lang, sapat na. Oy, what's up, RR Diamante. Solid na naman, what's up, what's up? What's up sa inyo lahat yan. Shoutout naman sa Pagyo. Pinagpatong niya yung, ah, laglag daw. Talaga, nalaglag nga po yung titi. Mm, laglag na talaga yung titi. Tanggal talaga yung titi. Yan yung ano, yan yung... Tanggal yung tim-tim. Tim-tim. Mm. Para klaro. Oo, wag kang ingit, wag kang tatawa, wag kang, wag kang hihinga. Para hindi tayo maghalatang spectre. Sana sinabi mo na maglo-long game pa. Pero mag-long game. Pero okay na din naman yung pick dito na spec kasi... Pero maganda sa TNC, pang-early yung ano nila, pang-early yung draft nila. So, we'll see kung mapipressure ba nila. Mapipressure nila yung spec. Gaming, oo. Pero magandang pick na specter dito kasi alam mo na yung desolate damage, pure damage yun, eh magandang tool yun para manlambot yung DK mamaya sa team fight. Tapos pwede pang... Tsaka ano, mahirap din kasi mag Earthshaker pag may kalabang ang spec. Mahirap pang makapagbitaw ng maganda Echoes lang. Pag nag-hunt lang yung spec, hindi ka makapag-dagger. Kaya kailangan ng Earthshaker dito, dagger, ay bukot sa dagger, Aghanim's. Aghanim's ka agad, para makatalon-talon. Yun yung nakita natin, di ba, na may spec. Maganda yung farm ng TNC. Dumiretso na sila lang, ano, dumiretso na sila lang Aghanim's. Uh-huh. Late na lang nag-dagger. Pwede nga, kung gawin dito, kung... Hindi, kasi sa tingin ko, teams to eh. Baka mag-dagger talaga siya. Hindi niya unahin muna yung Aghanim's. Pero magigets ko naman yung point niya kung mag-Aghanim's agad siya, hindi siya mag-dagger. Active na naman si Urge, mamaya gutom na naman yan. Morph ni Gabi. Pwede man morphling dito. Nakikita ko lang pwede nilang pick dito is morphling... Ay, di, naban pala, okay. So, Terror Blade, pwede rin siguro. Para mas mabilis sila lalo pumush. Tapos, okay din naman yung matchup ng Terror Blade against Spectre. So, Terror Blade, Lifestealer, okay din. Lifestealer, Terror Blade, naban ba, Troll? Yan, yung mga tatlong heroes na yun. Slark, pwede rin Slark, sa tingin ko. Kasi walang masyadong solid catch dito yung King Gaming. Kaya maganda rin yung Slark against sa Spectre. Pero, natural builder din ng ano? Silver Edge. Silver Edge. Yan yung isa rin sa mga pangatlo ng spec. Para matanggal yung third ng spec. Mm-hmm. Tama nga. Ayan. Basta yun lang yan. Troll, TB, Slark. Sa ano yung isa? Troll, TB, Slark. Di na ba yung Morphling? Ano yung sabi ko kanina? Troll, TB, Slark, Jug. Jug pwede rin siguro. Pwede rin. Pero hindi ko nasabi ko kanina. Ano yung nasabi ko kanina? Terror Blade. Troll TB. Terrorblade. Slark. Chain Gaming. Ah, Underlord daw. Ayun, medyo matagal nga to. Mm-hmm. Ang ganda ng fight dito ng Chain Gaming. Ah. High ground defense nila. Meron silang Underlord. May pang-takas pa sila dito. May Pit of Malice. You have a Witch Doctor na may paralyzing cast para mag-bounce. May nagana daw PA. Pwede rin naman PA. PA, pwede din. Kaso kasi may PA. May Atrophy Aura dito yung Underlord eh. Medyo maninigate yung damage niya. Tsaka natural build ng ano, ng tawag dito, ng Crimson Guard. Tsaka ano eh, yung PA against spec. Kahit sabi mo yung spec hindi nag-MKB, pagdating kasi ng late game, mahirapan eh. Sa tingin ko medyo mahirapan yung PA against spec. Pagsabayan. Eh yung PA hindi naman nagsisilver edge, di ba? Kaya medyo mahirapan masabayan. Ay, grabe naman to. Sarap mo orbs. Grabe naman to. Sarap mo orbs. Ano, rektahan ah. Matitignan mo yung ano mo dyan. Titikman ko yung sarili ko. Lifestealer. Ayun pala yung sinasabi ko kanina. Yun yung ano, Lifestealer. 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 Ayan. So, kompleto na yung... nakagat ko din ako. Kompleto na yung ating drafts. Game number one, TNC versus King Gaming. May nakaalala sa akin. Ayan. Nandila ako. Game number one, TNC versus King Gaming. At lower bracket na, magtatanggalan na po. Malalaman ko sino magpo-proceed sa lower bracket finals at sino yung uuwi. It's either China or PH. Game number one. Masisimula lang. Best of three. Shoutout po, classmate ko, law school counselor Joe Jose.
Peralta who is watching right po now. Who is watching right po now? Tropa yun si Rain, tol. Tropa yun si Rain. Kasabay kong pumasok sa casting yan dati last year, September. Sabay kaming kinuhang caster dati. Tropa yun. Solid na tropa yun. Walang issue. Wala pong issue. Solid na tropa yun si Rain. Talaga, promise. Wife stealer. Alam mo wife ba? Stealer. Dati nung hirap pa magsalita na nakabrace ako, tawag ko sa life stealer. Wife stealer. Nahirapan yung dila ako. Mm-hmm. Nakakagat ko dati. Diyos ko. Mm. Shoutout, boss! Hindi na ako makapag nagpalinis ng kotse. Makapal. Okay lang, bukas palinis ka. Shoutout daw Pogs at Tom. Ayan. Pogs at Tom. Shoutout here from Italy. Si wow. Casey and Gito. Wow, from Italy. Mm-hmm. It's Mario. Super Mario. Na. Ay, hindi. Pizza pala dyan. Pizza tsaan dyan. Pasta. Saka pasta. Ayan, pizza, pasta. Delicacy kasi dyan. Pa-shoutout di JV in Ijuts. Ayan. Ijuts. Shoutout for watching from ayun, nawala tuloy. Ang dami nagsipa pa shoutout bigla. Sorry. Na medyo nahirapan kaming shoutout kayo lahat. Bakit kami orb effect ni Rain? Kasi pag ako nagjo-joke, hindi masakyan ni Rain. Ah, kasi yung joke kasi ni Herbs, may double meaning eh. Oh. Eh si Rain, hindi mo nasasakyan yung mga ganung joke eh. So si Dan. Ako, kaya ko sakyan mga ganyan. Gusto kong sinasakyan mo ako, yan. Sakyan kita? O, sakyan mo ako. Mamimili ka lang. Magsakayan na lang tayo. Sakayan na jokes. Lang. Nan jokes. So pakilala natin yung mga player natin. Uy, English cast na ba to? Pakilala muna natin yung mga player natin for the side of TNC. We got AU on the Jakiro, Teams on the Earthshaker, Kuku on the Razor, Gabi on the Lifestealer, Armel sa kanyang DK. The side naman ng King Gaming, we have All Chicken sa kanyang Spectre, Kaka on Snake's Assassin, Dark Witch Doctor, Ying sa kanyang Queen of Pain, and Old Eleven on his Underlord. Grabe naman si Nathan. Caster na caster yung picture, oh. Ganun. Nani. Nani. Shoutout the Pogs and Tom dito na natutulog throughout pa namin sama-sama lang makanood ng WXC galing pang India. Wow. Gusto din manood. Ayan. Ayan. Hello, hello sa inyo. Shoutout from Davao, Christian Dave Enriquez. Ayan. Hey. Okay, we go. English ka. So, okay. No, later. Ah, later. Okay. When late. We go late. Casting. When late game. We go late. It's almost finished. Oh, yeah. Don't yeah. How do you translate? Wala na, finish na in English. It's over! Ah, it's over. Oh. One word, it's over! Oh. It's over. Finish na. It's done. Yeah. It's done. We go. So, mamaya lang mag-English pag, ano na, pag medyo hype. Pero game number one, TNC versus... Oh, ba. Stun. Ayun, ayun. Nakuha pa nga. Napigilan pa nga. Tatlong bounties pa nga nakuha dito. Swerte naman ng King Gaming. Ayun lang yan. Napapano ako. Shoutout. Mga kapwa OFW sa Japan, lapit na tayo umuwi. Oy, mga OFW, pasalubong. From Japan. Pinoy din ba itong King Gaming? Medyo natawa ako dun sa talon. Chinese po. Oh, Chinese dito, tol. Scarabo. Sir Orbs. Miss, ah? Ano? What? Ba't may isyong ganyan? Ba't may isyong ganyan? Ha? Ito. Sige. Ba't may issue ganun? Lahat naman ng babae sa'yo, ini-issue sa'yo? Ba't ganun? Hindi lang ako lumalabas ng kwarto. May issue pa ako. Pero kaya, good evening sa inyo. At thank you sa mga nag-tune in. Pero may post na naman. Ang tagal natin naghintay. Magpo-post na naman. Anong? Off ko na tong audio dito. Sige. Yan. Ay, shit. Jesus Christ. Ayun. My check. Kamukha ni Raven, no? yan nga yung sasabi ng mga iba sa lupo na si Kuya Nick daw. Ayan, no? Si ano yan, eh? Si Ying. Midlaner nila. Ayaw pala umuli si Kuya Nick. Oo, kasi nasa China. Nasa India. Ayun. Ayan, so, back to ano muna tayo. Back to game muna tayo. To sa mid. Nakakunjong kagad. Ganda ng pinapakita ng laning dito ng Queen of Pain. Ay, ano. Dito ka kasi tumingin. Ako na nga. Iusog mo yung screen na yan. Iusog mo yan. Yan. Nakakasama. Yan. Nakakasama ng damdamin. Nadidistract eh. Oo, titingnan. Okay na. Okay na. Dito kasi advanced. Diyan tumingin. Okay. So far... Medyo, alas la, I mean, dalawang lanes dito ng
King Gaming napapanalo si Kyo pag ganun ng lasit niya. Si Armel medyo nahirapan, lumasit. Tapos dito yung Underlord, tingnan mo naman yung lasit niya. 10 and 6, tapos 16 deny, si Gabi 7 lang yung lasit. And 2 minutes, TNC, kailangan na nila mag-ingat dito. Hmm. Alto, wala nang sugar coating ha, TNC. Oy, shoutout KJ! Sagun ng TNC. Hmm? Balik yung in-game. Ah, sige, sige, sige. Ah, okay na. Okay lang mag-lag to, okay lang. Ah, sige, sige. Ayan, Chinese versus Chinese naglaban. Malapit na sa kupin. Eh, abangan na natin. Out tayo sa mga ganyan. Out tayo sa mga ganyan. Baka madamay tayo. So, dito tapon tayo sa kabilang screen. Wala na to, no? Wala na. Ah, wala na. Wala na to. Pero dito, top lane. Teams. Teams, makakita na naman tayo ng magandang echo ba ni Teams? Magandang performance ni makikita teams. Ba natin na hindi ba maglalag? Yun yung tanong. Oh, yun yung tanong. Yun yung number one question na gusto kong malaman. Kasi sa tingin ko, may tiwala naman tayo kay Teams na tataming Echoes. Ang tanong, makikita ba natin? Kasi kahapon, ang gaganda ng clash eh. Ang gaganda ng clash, wala tayong makita halos sa lahat. Pero game number one po sa mga nanonood dyan, abangan nyo na lang po kung maglalag tayo o hindi. Kasi ang taas ng ping sa Dota TV. So, pagpasensyahan nyo na. Kung kaya namin, ibabato namin kung anong mababasa namin sa mga galawan. Tsaka, pinabawalan daw tayo jumutsu. No jutsu muna, no jutsu. No jutsu. Ano dito naman sa may taas? Tri-lane. Tin-tri-lane na nila dito si Tito. Kailangan nilang gawin yan since yung Razor malakas mambuli ng melee corp. Kaya kailangan nilang tatlo. Nandito nahirapan dito si Armel. Pero lumipat. One more hit. Mapa-first blood pa nga dito si Armel. Solo kill. So, solo kill dun yung Queen of Pain. Knowingly, sabi nga natin, mahihirapan si Queen of Pain kasi kaya naman isustain ni Armel yung kanyang lane. Pero, nagulat ako dun. Tsaka, unexpected yun kasi nakikita ko naman kay Armel. Hindi man siya yung mid laner na laging ganun, na laging nasa solo kill. Siguro kinulang lang talaga siya ng nang salve para pang sustain sa ilan sa yung dragon's mid. Blood niya level 2 yan for sure ayun ay, level 2 dragon tapos hintayin niya lang siguro yung ayan yung isa pa niyang bracer para hindi na siya makuha dito ni no Queen of Fate. Wala po bang magic medyo pinagbawalan eh close may sarado ng pinto pasarado ayun salamat so kukuting na natin kung paano magpa-pan out yung lane ng TNC magiging passive ba sila o magiging aggressive. Naku, makukuha pa dito ni Ying. Naku, libre nga. Yung Arcane Rune. Pero may bote ba siya? Okay, may bote. Mabubuli pa dito si, mabubuli dito sa mid si tingnan mo ha. Yung build dito ni Queen of Pain, wala siyang blink. Alam niyo, hindi siya mamatay dito sa lane natin. Kaya puro harassment talagang, dito, yung skill build niya dito. Kaya niya i-zone out yung DK. Tama nga naman. So, ang hirap nito. Kahit sabihin mong, wait lang. Ako, ginugo nga dito si, nahuli pa ng stun. Patay na to? Mukhang kuku, makukulangan ng buhay dito sa may top. Mapapatay pa siya dito. At si Dark, or si, si kanina, Dark makakuha. Kanina lamang sa last hit dito yung Razor. Pero nung nag-try, aggressive tri-lane na dito yung King Gaming. Ay, hindi pala aggressive. Defensive tri-lane. Doon na medyo nahirapan si kuku. And alos lahat ng lanes dito ng King Gaming, napapanalo nila. And medyo, yan? Medyo delicate. Delicate sa TNC. Alam naman natin, TNC, magaling silang magpanalo ng mga, ng lanes nila. Kaso dito si Armel. Pwede siya yung solo kill dito. Level 6 to, ha? May arcane pa dito, pwedeng sumigaw. Pero nakita nga nila, masisigaw ang bomb. Mamatay pa nga si Armel dito sa may mid lane. Solo kill na naman, Ning. Well played. Grabe yung ginagawa dito ng King Gaming. Nahuli pa dito si Teams. Pero Teams, sasagot, babawi lang. Kinukuha na ng damage dito si Chicken. Fissure tatama sa dalawa. Pero Kaka, mabubuhay ka ba? Kaka, ihahampas na lang kuko yung isang right click at makukuha niya yung kill dito. Pero mukhang Teams, makakaligtas. Witch Doctor, hindi na nila makahabol. Medyo malayo na. Tapos, yung Queen of Pain dito, tamang shrine lang. So, medyo nahirapan dito sa Armel, ha? Sa may mid. Medyo na-outlaid siya dito ng Queen of Pain. Tapos, naka-crown. Ah, okay, drums. Kala ko magana siya eh. God of Atos. So, sa game plan lang naman kasi ng King Gaming dito. Kahit hindi niya naman panalo yung spec eh. Pero dito naman, may rotation dito si Teams. Mapapatay ba nila? Dragon Form ginumit na onto Queen of Pain. Fissure tatama. Enough ba yung lockdown nila? Pero hindi na ipit. Hindi na ipit si Quop. Napatipi na kagad. Magbabounce pa yung paralyzing cast. Pero buti na lang. Na. Hindi umabot dito kay Teams. Mm-hmm.
Pero ang mahirap dito is si Armel na pop-up ng Elder Dragon form. Oh, medyo tapos hindi pa siya nakakapagantag dito. Nakapag-deal ng damage siya Torres, so medyo ineffective yung first pagka ay yung unang pagkakagamit niya ng ano dito Elder Dragon form. Ako ba dito naman 11 layo ng pinul niya dito. So ito na lang talaga pwede na lang magawa. Is pressure rin tong kaso nandito. Yung Queen of Pain. Pinasok na nga nila. Mapapa-TP out si Kuko na tulak. Pero mamamatay si Kuko. Not looking good for TNC. Hindi na-expect ni Kuko na may Sonic Wave agad yun. Kasi kanina, ginamit ni Queen of Pain yung Sonic Wave niya. Pero naka-arcane rune siya dun. So, medyo mabilis yung cooldown ng Sonic Wave niya kanina. Queen of Pain. Napaganda yung lane dito ng Kuko. 2-0 agad. Tapos nagro-rotate pa siya. Kasi iniisip ko paano makakuha TNC dito ng ano, objectives. Usually, dapat kung may Dragon Form na maya-maya, nag-group up na yung TNC. Pero hindi natin makita kasi ang ganda nga ng pinapakita ng lane dito ng King Gaming. Mostly nakikita ko sa DK, pag level 5 yan, five minute mark, may catapult, tapos level 6 na yung DK. Sasama na. Hindi naman sa sasama is, ang gagawin niya is, pupush niya yung middle lane. Kung hindi niya man mabasag, siguro kalati na yung buhay. Hindi nagawa ni Armel yun kasi dalawang beses na nasolo ko yung Queen of Pain. Kaya kailangan niya mag-ingat. Shoutout Orbs, tamang nood lang kami. Sabi ni DJ habang nagiinom, we're back! Hello, hello kay paring DJ Torres. Binuya, pero dito sa may top lane. Nag-aagawa ng farm. Andito na rin si AU, nagbabantay na rin. So, try lane aggression para naman sa top. Habang lifestealer ni... Pinabayaan na. Nakakuha pa dito ni Armel yung Arcane Rune. Afford naman nilang pabayaan dito si Gabi since katapat niya is melee. Pero yun lang. Ang sakit ng Maledict. AU mamamatay dito. Maledict will pop at killing spree dito yung support ng King Gaming. Medyo naging ineffective yung lane ng TNC pero dito sasabayan na lang ni Armel si Queen of Pain. Quop nga lang. Ano ba itong pangalan ng slash na yun? Ying. Si Ying. Okay. Pero tingnan natin. Mid lane. Nahuli nga nila dito si Armel. Armel makukuha nga na nila. At mukhang Armel mamamatay din dito. Makaka-TP out. Wow! Isang fissure pero okay. Armel good. Will be safe dito sa may mid lane. Kasi pangalawang usage na ng ano yun eh, Elder Dragon form tapos mamamatay naman siya. So at least yung si ano naman dito si DK, ginamit niya yung kanyang Elder Dragon form pero naka-arcane rune. So mabilis yung cooldown ulit. Parang naging Queen of Pain lang siya and ayan. Kanina, hindi. May arcane rune tol kaya mabilis yung cooldown. Ayun. Bakit? Ano ba meron? May nagalit, naawa daw sa comment. Okay lang yan tol. Okay lang, yaman eh. Okay lang yan. Pero, syempre. Tsaka alam ko pag ganito TNC yung daro, hindi ako masyadong tumitingin dyan. Alam kong, hindi ka na tumitingin. Alam ko may toxic dyan. Ayokong ma-bad vibes eh. Kaya hindi ako masyadong nagtitingin dyan. Ayan, huwag muna. Lalagyan ko muna ng cover. Yan, lagyan mo ng ano dito ng keyboard. Lagyan ng keyboard para wala mabasa. Ayan. Ayan. Tapal mo muna. Wala munang shoutout ngayon. Diretso laro muna tayo pero teams naman na lason nga dito ng Maledict habang bubugan naman dito ni AU. Papalag yung TNC, there goes the Dragon Form pero nabato ng Paralyzing Cast. No bounce to be found at Armel mapapatras nga lang dito yung King Gaming. And then dito si Armel, since hindi maganda yung start niya, mapipilit na siya mag-Midas. So siguro alam naman din ng TNC na hindi nila kayang ano to, persein agad. Kasi hindi nga nag-snowball dito si Armel eh. Kung siguro maganda yung lane dito ni Armel, hindi na siya magmamidas. Eh kaso, dalawang beses na nasa solo kill, kaya kailangan niya makarecover. Pero 1 and 5 na for the side of King Gaming, the Chinese squad. Okay. Nasa lamang na dito. Maganda rin naman nakuha ni Gabi to, yung Midas niya. Tapos armlet. Hindi muna siya mag-re-radiance. Meron itong kill potential ng Queen of Pain. Medyo malaki-laki. May kasama pa siyang haste dito. Pwede siyang pumunta sa lane. Kumuha ng isang pick-off. And bottom lane. Okay. So sa tingin ko, mong si Gami hindi mag-radiance to. Baka mag-radiance dito si ano? No. Si Armel. Tapos siguro dito si Gabi baka mag-armlet deso. Ganun na build. Yung masakit yung right click. Hindi masyadong makunat. Nag-abangan na lang sila dito. So, nako, na deads na to. Target na naman si teams dito. Pero may nandito Queen of Pain. Ayun na nga, yung nakahista Queen of Pain. Apat dapat, sabi, para kay teams. At another one para sa side ng Chinese squad. Tapos dito si Spec. May ano na, face boots plus soul ring. And
Ang nagpausa ng Sol Ring na ganito si Anne. Si Anne nakita ko mag Sol Ring kay Spec. Tsaka ano, ang ganda ng nung logic niya dong kaya siya nag-Sol Ring. Para kasi hindi na uso Aquila ngayon eh. So maganda mag-Sol Ring ka para may pang-sustain ka nung mana kay Spectre para do sa Spectral Dagger. Pero mid Armel hindi nila makabal dito. Nakapush pa nga dito. Yung... Level 6 na rin dito si Kaka. Vendetta, online na rin dito. Ang awkward makita, no? Na yung King Gaming pa unang nakabasag dito ng Tori, hindi TNC. Knowing na may DK sila. Pero ang ganda na laning phase dito ng King kaya Gaming. Kaya hindi na ako nagtaka kaya mas naunang makabasag dito yung King Gaming kaya sa TNC. Si Kuku, ano kay item niya dito? Atos? Okay, Atos nga. Nakadalawang crown na. Ni-rush niya nga ata ate eh, no? Mukhang i-rush niya ito para dito sa Queen of Pain. Pero dito si Gabi, napulot ng ano, NB. And mukhang ano to, libre kill na to. Ayun na nga. Sack. And patay na to. So, at least, may bounty na nakakuha dito si Gabi. And armlet ka bubuhin niya, tapos... wala pa siya na ako na build after that. Si Gabi, ay si Yen naman dito, Armel. Ayun na nga. Tutuloy niya na to. Yung kanyang Midas. At dalawa na. Midas. Pero dito naman sa may... Ang buong mid lane. Pero parang one. Overkill ata yan, no? Commit ka ng ano. Pero bilis lang naman. Bilis lang naman. Naka-arcane rune ba siya? Ayun ang tanong. Ay, hindi. Hindi naka-arcane rune. So, medyo matagal. Mga 2 minutes. Uh-huh. 2 minutes, okay na. Pero sulit lahat ng anime. Sonic Wave niya. Lagi siya nakakakill. Medyo awkward lang makita na si Queen of Pain magpo-force tap. Iniisip ko, pwede mo siya mag-force tap. Para takasan niya lang yung ano, para matakasan lang yung Razor. Okay na. Okay. Ice Path, okay ayun sa Razor. Siguro, nagkano magpo-force tap siya kasi kung Yules, medyo mahal. Eh siguro naisip niya dito yung Razor mag-Rad of Atos. So first stop na lang kaysa sa Yules kasi medyo mahal. Medyo mahal yung Yules Scepter. Pero ito naka-spock sila dito. Kaso walang Sonic Wave. Pero tingnan natin kung may makakuha ba sila. Kung si Gabi to medyo mahirap. Wala silang pang-cancel dito sa TP ni Gabi pag nag-rage. Pero dito naman sa may armlet lang. Armlet nga dito para kay Life Stealer. Kaya niya kaya sabayin yung spec pagdating ng late game? Sa tingin ko kaya naman. Lalo na may naman siya, lifesteal. Kaya niya masabayin yung Spectre eh. Tsaka ano, laki ng buhay ng Spectre pagdating ng late game. Makikinabang si Gabi nun sa ano, sa fist damage. Naku, Crimson Guard na dito. Aga? Yun. Sobrang aga na ito. 14 minutes Crimson 14 Guard. 14 minutes! Negated na agad yung early physical damage mo. Oo. Parang ito na ito, pinakabilis na Crimson Guard na nakita ako. Pero dito sa may top lane, naku. Ayun, buti naman na-push. Pero gandang stun naman coming from Kaka. Tatamaan yung dalawa. Teams with the counter stun. Pero next slide, please. Makakapatay na naman dito si Yin. Ayun, mawawala. Susunod pa dito ata si Armel. Humahampas ng turat si Kuku. Pero, Diyos ko po, na next slide is real. Ano, na-deny ni Kuku si Armel. Mukhang natinamaan na Shadow Strike. Next, kaya na-deny niya. Next slide. Ops. Next slide, teams naman, mapapatay na service si teams. Nila. Pero eto na, yung Uber, makakapatay pa nga. Naku si Gabi, alamanin ba? Gabi, sunod-sunod yung namamatay side, pero Ice Path tatama sa tatlo. Maninex target pa nga nila, mawawala pa dito si Gabi. Triple kill para kay Yin, and they want to go for more. Eto naman si teams, naku po, ahabulin pa ba ng Queen of Pain? Pero sabi ng King Gaming, enough is enough, okay na yung nakuha nila dun. 3-11 for the side of King. Oo, grabe. Nag-pay off talaga ano, yung early Crimson Guard dito ni Underlit. Tsaka nakita ko kanina is, gusto sana sumakay ni Gabi kay Ayo para mabuhay siya. Kasi tinamaan na siya ng mga lidik eh. Kaso na-stun silang dalawa eh. Kaya hindi na... Ay hindi, na-stun ata si... Tama, na-stun si Gabi. Kaya hindi na siya nakapag-infest dito kay Ayo. Kaya hindi na siya nakatakas. Pero dito naman, mamamatay din dito si Jakiro. Kayo na naman yung mga... Godlike na dito si Yin! At 15 minutes! 10 kills agad yan! Ayan o. Hindi, 9 kills pala. Okay, sorry. Grabe, 9 kills dito yung Queen of Pain. Sobrang nag-snowball siya dito. Pero grabe naman. Go-go naman nila dito. Solo kill na to. Kaka, makakatakas pa! Kinulang pa ng isang kalmut. ay na. Medyo... sad to say, pero TNC medyo na outmaneuver sa ano
Sa game 1. Lost yung laning phase nila. Ah, lahat. Lahat ng... na lane nila nadurog for the side of TNC. Yung sa baba, hindi naman durog. Pero syempre, gusto mong pahirapan yung Underlord kahit papano. Kaso nangyari kasi Underlord, so free farm din. Free farm din. 30 minutes, ako kuha na ng Crimson. Mm-hmm. So, depende, ano pang bibuild na spec? Kung mag-early ba? Mag-early. Nakakuha siya ng Yasha kanina. Ah, okay, so casual Yasha, tapos Radiant agad. Ooh, this is bad. In TNC. TN next game. Okay na lang pwedeng gawin nila dito. Si Teams din dito, wala din masyadong farm. Dino mo, boots, stout shield, tapos windlace. Rotopatos. Tapos irarush nyo na yung dagger dito. Ang problema, pag nakuha niya ata yung dagger dito, may readjust na yung spec. So may harapan siya dito magbitaw ng ano? Ng Echo Slam. Nako po. Nako po talaga. Nasa mali. Nasa mali ngayon yung... nasa mali yung buhay ng TNC. Check natin kung... nasa na yung... mid lane. Sama-sama na naman TNC. Pero free farm na naman dito. 312 na. 3K network lead na dito para sa side ng King Gaming. Parang done. Mm-hmm. And si Life Stealer dito, since medyo makakunat yung ano niya, yung mga kalaban niya, plus may Atrophy Aura, yung King Gaming, kinuha niya plus 30 damage. Kasi nakikita ko sa mga Life Stealer ngayon, mostly kinukuha nila plus 25 movement speed. Para panghabol, tapos medyo mabilis yung Life Stealer. Pero, ayun na nga, dahil mo makunat sa side ng King Gaming, plus may Atrophy Aura, kailangan niya ng plus 30 damage. Ito, may smoke na nga dito yung side ng King Gaming. Mm-hmm. Diyan natin kung sino makukuha nila. Kung matalo man TNC, hindi pa naman sila out. Pero papasukin na nga dito ni Yin. Ayun nga lang. Lag na naman. Agad. Ayun. Mira right click. Pero Hunt na ibigay na. Macro Fire na ilatag na rin. Pero Sonic Wave na ibato na dito ng King Gaming. Sinong unang mamamatay? Sobrang bilis ng laban. Wala na akong makita, Dan. At next slide, please. Next slide. Pero pati si Kaka. Kaka? Namatay? Next slide. Yun lang. Mamamatay din dito si Armin. Lakatakas pa dito. Mas malaki na nakakuha dito ng King Gaming. Paano kaya analyze? Ang hirap. Hindi natin makita yung clash na yun. Oh. Hmm. Pero at least dito nakaka-farm naman si Gabi. Siya yung magandang start dito. Siya yung magandang farm dito since katapat niya lang Underlord. Pero 4 and 13. Nakakuha naman pa ng mid laner dito parang TNC. King Gaming. Inaalala ko lang kasi dito is, paano natin may kakas na maayos to? Kung lagi naglag. And, Underlord, meron ng mecha. Tapos di pa tayo pwede Jumutsu. Ang hirap naman ng buhay natin dito. Malabo ba mga tol? Naglalag po talaga, tol. Naglalag. Ay, paano kaya masusulong siya nando? Ina natin kung paano tayo magpa-pan out. Ayusin na lang natin mamaya. Eric, wala ba tayong ano dyan? Hindi talaga pwede. Sige, pero dito naman sa may mid, ginugo nga nila dito. Mati take the respect and another one. Well played naman from TNC instantly. Natunaw dun. Hindi nila kailangan ng smoke. Sakto yung farm ni Gabi. Sabi nga natin maganda yung farm ni Gabi. At saka, ang ganda ng adjustment niya sa itemization since uso ngayon sa... wait lang. Pero dito naman sa may mid, 11. Mahuhuli ba nila? 11 with the Pit of Malice. Here comes Kuku giving the damage onto the Underlord na harangan pa nga dito si 11. Kaso ang kunat, Diyos ko. Ang tigas ng Underlord mo. Ang tigas ng puwet mo. Pero yun lang, Underlord, malalockdown pa ng TNC. Naibigay na ng TNC lahat. Pero kailangan pa nilang habulin dito into the three lines. Nakapag Pit of Malice pa, pero yun na si Gabi with the damage. Nakadesa na kasi yan eh. Wasak. Oo, wasak. So, yun, totally ko yung sinabi ko nina. Yung usang ngayong build kasi, di ba, kay Life Stealer is Radiance. Pero, since kailangan niya ng ano, yung right-click damage talaga na pwedeng pumunit dito kay Spec tsaka kay Underlord, mas effective yung Deso kaysa sa Radiance. And yung Radiance, pwede naman kunin ni Armel to mamaya eh. Hello, Dota TV. Okay. Meron ba tayo dyan na hindi, ano? Okay. Get. Ayun, sige. Ha?
Oo nga, wala na kami nakitang ano, wala na nakita. Wala na tayong nakitang matinong clash. Oh, guys, bad news. Nag-check po si ASL. Kaya hindi talaga pwede. Tiis-tiis na lang talaga tayo. Kamot. Tiis-tiis na lang, Chong. Tiis na lang, Chong. Kamot talaga tayo dito. Kung gusto yung medyo maganda yung viewing experience, doon kaya manood sa Animo. Oo. Doon na kayo manood. Mm-mm. Kasi hindi talaga pwede dito Jumutsu. Oo, oh, bawal muna Jutsu dito, tol. Pero TNC, naiihi talaga. TNC, ganda nung huli nila dun sa mid, ha? Oo. Oh, nilakad lang nila yun, ha? Hindi nila kailangan mag-smoke. Nagulat nga ako. Normal lang, lakad lang. Normal na lakad, tapos nakapitas agad ng spec, tsaka ng witch doctor. Walk-in lang. Oo, win-walk-in lang nila. Hala. Grabe, hindi na gumalaw to. Wala pang clash yan. Wala pang clash yan, ha? Ayun. Ah, orchid, okay. May orchid na dito yun, ha? Akyop. Lumilipad tayo, ha? Lumilipad na naman ang isip ko. Uy. Uy. Mapapahuwi ka na lang. Ha. Si ano dito, Gabi, going for AC. Pero sa tingin ko, pag nakita niya yung Queen of Pain dito nagmalib, baka mapilit na siya magmanta. Pero BKB na dito si Armel, ha? Ah, okay, basher muna. And, uy, nice presence of mind dito kay Gabi. Nakita niya may ano, naka-smoke dito, kaya nag-back na muna siya. And bumili na siya ng Abyssal. I mean, Abyssal tuloy. Bashet, tapos, ayun na, bago mag-AC. Ikaw muna, si CR muna. Sige. So, ito, si Kaka, naka-Vendetta pa rin, pero tamang na lang dito ulit. Yung King Gaming Farm, no need to rush. Yung spec dito, medyo malapit naman na mag-Radiance. Hintayin na lang nila to. 1-3. So, 1-2 gold pa lang to. Ay, 1-2 gold pa. Away from his Radiance. 11 naman. Ano mga item dito ni 11? Mag-guardian clip sa agad. So, puro sustain lang talaga i-build dito ng Underlord. And nakakainis sa side ng TNC. Kasi wala silang pag-negate ng ano dito, sustain. Ng King Gaming. And ito na nga, nag-smoke na nga dito. Teams, wala pang dagger. So, medyo mahirapan silang mag-initiate. Pero, numininja sila dito. Na-expect kaya ng ano to? Ng King Gaming? Mukhang nakakaramdam mata sila. Nako, nakaramdam nga sila nagro-rush na dito yung TNC. And kailangan, nako eh, ito na nga, iko-contest na nga ng ano, ng King Gaming. Pero ang gandang feature dito, kaso yun na nga yung lag. Pero nakuha ni Gabi yung Aegis, pero may nakita tayong ano, Death Ward. And mukhang ito, yung King Gaming mukhang mapipilito mag-back since nag-pop na ng BKB dito si Armel, kaya Dark Rift out na lang. Ilan kaya yung casualty? Ah, napatay si Kaka, okay. Oh, so, short fight, recap. Yun. Isa sa isa. Pero lamang yung TNC dun since nakakuha nila Aegis. So, umihi ka lang. Nakakuha lang ng Aegis dito yung TNC. Okay nga, okay na yun. Pero naglalag pa rin. Naglalag pa rin. Consistent yung lag. Consistent. Buti pa yung lag. Napaka-consistent ng lag. Buti pa yung lag consistent. Oo. Hindi ka tulad ng internet. Buti pa yung lag consistent, mga tol. Sensya talaga, tol, ha. Delay talaga yung... Delay talaga dito, tol. Kasi hindi... TNC? Mapapatay ba nila dito? Teams yung mga ako. Pero hindi nila mapigilan to scene, ha. Mm-hmm. Wala pa ata siya deaths dito, no? Wala pa, zero deaths. 11-0. Grabe naman. Nung gigil. Gusto talagang bumawi sa, ano? Sa TNC. In-stamp sila ng ano, eh. Ng TNC nung WSG. Tapos ngayon sila naman. Mm-hmm. Pero siyempre, sa tingin ko yung mga TNC, di man papayagin na matusira ng, ano? Ng Chinese team. Radiance na inspect dito. Nakong, katay na ito. DC sa... Yun nga, fitness na nga. Sakit na nga ito. Bakit lag, kuya? Sa Dota TV po yan. Mm-hmm. Dota TV mismo. Armel naman, may ano na. May dagger na. Ah, sige. Chill cast tayo ngayon. Shoutout kay Daryl Neo. Sa 100 stars. Herayan? Herayan? Jerian. Jerian? He's Jerian, you know? Jerian yan, Jerian. Pang social. Huh? Dota TV, hindi po ISP. Yeah, it's Dota TV. Kasi matagal ng problema ng Dota TV to eh. Try nyo manood sa ano, sa Dota TV, ganyan din. Mm.
Pero 8 and 16, 1K. Nawala na nga detail lamang ng King Gaming. Siguro na, naman dito at least may 5 na. May pangligid na sila dito sa magic damage ng King Gaming. So, be sure. Kailangan mag-ingat yung teams dito. Papasukin siya dito ng Queen of Pain. Pwede, pwede. Okay. Pero may nag-TP dito si... Mid? Goku. Nahuli nga dito si Goku. Gogo ba nila at papasukin nila? Nahuli Dako. Pa nga na paralyzing cast. Goku! Wag po! Patay na to? Goku! Patay si paring ko. At exit na kagad dito yung akin gaming dan. Grabe naman tong ano, King Gaming. Napa-ano? Pagkapitas! Grabe yung play safe ko. I-exit agad. Nakakuha lang ng Razor. Exit agad. Pwede. Kung ano kung Pinoy yan, Gogo pa yan eh. Nga, kay DK. Nawala na ano nung... Nawala ng armor. Naging si Calbs. Nakalbo yung DK. Ayun, nakalbo yung DK oh. Ito naman teams. Ah, okay. Teams, may blink dagger. Ito, pwede na siya mag-shine dito since wala nang hunt. Makapagbita na siya maganda Echo Slap. Yun ang problema niya. Ayun, infest. Nakasakay. Nakasakay, pero dito, nako, mali ata dito, enough ba yung damage nila? Mukha nga Dandang TMC, mapo-forced up nga palayo dito si Dark. Dark makakatakas pa yung dito. 3 lights at masusustain niya pa yung sarili niya. Mad- Bash! Nako po, hindi niya nakakita! Ah! Isang right lang. Click lang. Isang right click na lang. Sayang. Eh, napapain dito ni Armel yung, ano, yung Elder Dragon form. So, yung Aegis mag-expire in 1 minute, 5 seconds. So, kailangan na sulitin ito ng TNC kahit papano. At least, second tower sa may baba. So, pwede nila makakuha. TNC, still at 1K. TNC, unti-unti naman lalaban dito. Mukhang papakita nila, palag-palag pa rin kami maski ganito. Mm-hmm. Hindi namin connection to. Hindi namin connection to. Sa Dota TV po kami nanonood. Sa Dota TV mismo. Si Armel na naman sumakay. Eh, siya na naman si Gabi. Sumakay na naman dito kay Armel. Favorite na niya to ah. Favorite na vehicle ah. Medyo malaman doon si Armel eh. Mm. Kaya pwede sakyan. Si Team Souls, kaya si Armel lang sasakyan niya dyan eh. Bigyan ng rampage. Si AU tsaka si Kuko medyo payate ah. Walang laman. Bigyan ng rampage si Taba. Sabi dito. Sabi nga ni paring ko. Eh, in-accept na pala ako ni Teams. Ay, in-accept na na. Facebook. Grabe naman. Pero sabi ko, good luck further. Oh, further? That's English. That's English. Pero mahantas tayo na dito si ano, Old Chicken. And pero nabawi ito, ng Aegis. Sino kaya pwedeng pasukin dito ng TNC? Mukhang nga TNC nagbabalak na dito eh. Okay. DK, naglakad lang. Lakad-lakad. Pero una, naku! Makukuha pa na nga nila dito. Nyx Assassin, itinarget na in Gabi. Si Gabi talaga. Pero nakaka-urot yung i-build dito ng Nyx Assassin ha? Aghanims? Nakakurot sa teamfight yan. Hmm. Mahabang, tag dito, mana burn, mahabang impale. Tapos yung spike carapace, kahit hindi ka na atakihin nung, hindi mo atakihin yung Nyx Assassin, basta malapit ka sa AOE ng carapace, may stun ka. And the TNC going for the bottom tier 2 ng okay. Gaming. Magandang ginagawa dito ng TNC, alam nilang, kailangan nilang percent eh. Kailangan nilang gumawa ng risk dito. And, ayun, makakuha nga naman sila ng Torre. Pero, nag-box sila, okay. Siguro, kumukuha na lang ng bounties. And lumipat na, simula kanina, yung network ng TNC, nandito na sa, nakuha na nila yung network na binild up ng King Gaming. Pero, Herbs. Bali ka pa rin sa, ano yun? Di ko kaya. Ihi muna ako saglit. Sige, umihi ka muna. Umihi ka lang, bahala. Bilis mo. Tapos na, nag-clash na sa Roshan, noy. And TNC now 9 and 17, 1K naman para dito sa King Gaming. Pero King Gaming, nandito na i-sustain Underlord with the Guardian Greaves plus yung Crimson Guard. Habang spec naman, Manta Style going for Butterfly na para sa kanya next item. Medyo mananakit na dito yung damage ng spec. Ah. Pero TNC, good thing naman, si Gabi nasa taas ng network at napaganda yung farm. Ayan, kitang-kita niya po yung packet loss sa taas, mga tol. You can see. Yung ping, 104. Pero dito naman sa may taas, sisimulan ba ng TNC? Naka-infest na dito kay paring teams. At TNC,
papasukin ba? Blink Dagger? May Blink ba dito? Wala silang vision para kaya Kaka. Pero Kaka dito, umi-scout lang. Makikita niya si Jakiro. Gogo ba nila? Sentry na ilapag. Blink forward. Queen of Pain onto Teams. Teams, matitake down ba nila? Gandang ice path naman. Pero naglag naman mga tol. May nasigawan na naman ng Sonic Wave. Umintest na palabas dito. Makakapatay pa dito yung Queen of Pain. At yung Spectre. Not looking good for TNC. At Armel, tinitira nga dito. Pero dalawa silang mawawala. Dalawang support ng TNC. Matitake down. Buyback kinumit na kagad dito. May ikas lang yan. Logo pa nga nila dito, pero yung effects ng TNC, ang galing. Wala kaming makita. Pero naku po, nahuli dito. Malamatay pa ata din si Gabi. Pero Gabi makakaligtas. Pero Gabi will take the kill. Isa lang makukuha nila sa side ng Kin. Pero, parang namatay pa si Kuku. Tatlo nakakuha nila. Pero nakakaurat yun sa side ng TNC. I mean, gusto mo kumuha ng exit kill. Kaso may Dark Rift. Walang pipihikil. Wala silang X-Mark. Wala silang Glimpse. Wala silang swap na pwedeng iswap si Underled para yung Underled lang makauwi, hindi mga kampi niya. Kaya ang ganda lang dito, last week na Underled. Kumbaga, alam ng in-gaming kung kailan sila gogo at magdi-disengage. Ang sakit nung Spectre, pa-butterfly na. Ang aga na ito, 32 minutes. Pa-Regions, Manta, tas going for butterfly. Mm. Pero ito, Smoke, knowing na walang Hunt, walang... Dark Rift, kailangan nilang gumawa ng move around the map. Guys, hindi po namin pwede talaga i-jutsu kung pwede lang. Sumisilip si ESL Naninilip si ESL. Pero ito, nanilip din yung TNC. Huwag ka maglalag. Mapapatay ba nila? Mapapatay nila itong Nyx Assassin. Well-played pick-off para sa side ng TNC. At konti na lang mahabol na nila. 9 kills na lang. Aabot na yung TNC. Lag yung black box. Tumigil sa kabila. Oh? Yun lang. Yun lang. Sa kabila, tumigil. Pati mundo, tumigil. Val, please fix this. Oh my God! Isang buwan. Ang hirap mag-cast! Huwag ganito. Nawawala yung hype. Maganda na yung... kahapon. Ganda ng Black Hole, ganda ng Ravage, pero... Nakita mo ba? Hindi, pinanood ko. Sa replay na lang, di ba? Sa English cast. Sa replay mo na lang makikita. Sa English cast yung pinanood ko. Ay... Aay. Nakaka-down. Ito mo si Lifestealer, naglag na rin yung ano, panga nyo. Naglag yung panga nyo. Gutom na yan. Nasa naman magano siya, AC ha. Pero, hindi muna siya mag-MKB, okay. Hindi po namin kasalanan to, guys. Huwag nyo po kami sisihin. Oo, kasi hindi naman namin connection yan eh. Tingnan mo yung camera namin gumagalaw. Oh, sila na naglalag. Kasi kung problema namin sa connection niya, pati... Saka ISP, di ba? Oh, pati kami maglalag. Ayun, tingnan nyo yung effects. Grabe. Oh, naglalag yan kami. Hindi kami naglalag. So, kita nyo kung kanino problema. Hindi po sa amin. Dota TV mismo. Parang nanonood ng bad man. Wala, mahirap kasi. Wala kami makikita. Wala kami makikita dito. Kung ijujutsu namin, makaka-copyright naman kami. Oo. O di rin kayo makakanood. Pare-pareho tayo hindi nakakanood. Kaya, ang pinaka-the best niyan, sanhin mo kayo manood. Oo. Kung gusto niyo yung ng magandang clash. Sumilip na si ESL eh. Oo. Sumilip na rin kanina. So, hindi kami pwedeng manjutsu. Pero, nakukuku. Jinutsu na nga ng apat dito. At nakuku, binagsak ang panan death ward. Kuku, mamamatay na ata dito sa may bottom lane and Kuku will fall. Isa rin talaga pangontra sa Razor yung Nyx Assassin. Hindi mo nga pwede off yung stable current eh. So, makita lang ni Nyx Assassin na may Razor, pwede agad siya spike Carapace. Tapos chain stun para mamatay yung Razor. Dota TV, sa Dota TV, hindi sa amin. Dota TV to eh. Stable yung connection namin dito. Kalungkutan lang talaga. Pati Butterfly ako. Na dito si Spec. Sobrang kunat na nito. 2 PM tayo bukas. Okay, finals, Calves done. Okay, kayo finals. Pero 11-20... Tayo finals bukas? Hindi, Calves done. Ah, okay. Pero ang sakit pag ganito yung lag. Hirap bagkas, sa totoo lang. Nawawala yung hype. Hindi mo nakikita mga gandang clash. Hindi ka masyadong makapag-analyze. Next slide. Next slide talaga masasabi mo lang.
Shoutout kay Henrik Palma. Ako nakauli pa nga dito sa may likuran. Na Sonic Wave pa nila yung dalawa. And here comes the Spectre with the hat. At nakikita ko na lang, godlike na or unstoppable na dito si Gabi. Pero may paralyzing cast na nagbounce. Abang may nasisipsipan ng lakas dito. 1-for-1 trade mga tol. Queen of Pain nag-blink sa harap ni Teams. At Teams, naglalakad muna. Tignan okay. natin. Next page. Ayun, nag-shadow strike. Tapos nag-blink na naman yung Queen of Pain. Next page please. Rawr! Ayun, plasma field. Mga matagal tong clash na to, wala pa namamatay. Ayun. Wala pa nga namamatay, ang tagal nung. Awan boy pa yung Queen of Pain, isang karinder na lang. Queen of Pain. At 1-for-1 trade pa lang naganap doon. Pero ito naman si Gabi makakapag-reposition nga dito. Go-go naman nila dito. Kumukuha ng damage din si Goku, all chicken ta target nila. Ay, service. Pero ayan na yung boss service ng Keen Gaming. Keen Gaming, naka-exit pa sila. Naka-exit pa nga. Natipan pa nga dito. Sobrang kunat kasi naman dito si dito eh. Kinuha niya na nga yung plus 500 health. Sobrang taas pa ng evasion na dito since gumawa siya ng Butterfly at Radiant. Kaya halos lahat ng normal hit dito ng TNC. Yung dito matama dito kay Spec. TNC naman gusto mong kumuha ulit ng kill. Wala nang hunt dito ha. Wala nang Sonic Wave. Pero dito naman TNC. Oh, ngal-ngal! Naku, nangal. Kanina ka pa ha! Pero nangal-ngal nga dito ni aparing ko. Etong si Old Eleven nawala yung tigas. O, ito pa! Pero may susunod pa sa hukay. Dalawa yung mamapatay ulit dito kayo, ng TNC. Ha? Pero layo na niyan. Bakit ngayon pa? Makakapatay naman dito patay si Chicken. Si oo. Pero Roshan is up. Pwedeng kunin to ng ano, TNC since ay. Walang hunt tsaka Sonic Wave. And shoutout kay Mad De Mad Mad Damada. Ayan, nagbigay naman ng stars. Ha? Ah, okay. Pati live feed. Ah, so wala. Wala talaga tayong magagawa. Blame Mumbai. Blame Dota TV. Yan na lang talaga. Dota TV. Blame Gaben. Ah, blame Gaben. Blame Gaben na Rod of Athos. Ang tagal na ng issue tong ganitong laga sa Dota TV. Simula nung major. Oh, nung major pa. Dream League Major, napakatagal. Hindi pa nasusolusyonan. Ako, bakit yung tita ng tropa ko sa akin nag-PM? Si tita edit pala to. Nawawala ata tropa ko, naligaw. Naligaw? Tinanan. May tinanan. Tinanan. May tinanan. Na ginawa niya dito? Ah, okay, GPM. Hindi siya kinumuha strength. Mm-hmm. Pero TNC ah, papalag pa to. Oo. Si Gabi talaga. Grabe yung effects, guys. Let's go. Pero siguro, tagalin na itong armlet, tapos magana na siya dito. Mag-MKB para dito sa spec. Kailangan nila MKB talaga. Ay, naka nandito na naman mid lane. Nakapasok na nga dito. In-infest mo ko, sabi dito niya. Okay, basher. Basher spec. Pwede din naman. Napaka-situational kasi ng ano, nakabisal kay spec. And pwedeng-pwede siyang mag-ano dito, abyssal since pwede niya ma-kite out lang dito yung ano, yung BKB ni Armel o kaya yung rage dito ni Gabi. O kaya pwede niya agad pagka-hunt, i-abyssal niya si Teams tapos pop ng manta, insta-kill agad 'yon kay Old Chicken. Pero ang ganda ng farm naman dito ni Gabi, buti na lang. Mm. Buti na lang talaga, maganda yung farm niya dito. Kaso tinanggal niya na agad yung ano niya, no? Yung Midas niya. And wala siyang ano dito farming build kasi wala naman siyang Maelstrom or Radiance. Kaya medyo hindi na siya mag-i-skill mamaya. Hello, out yun, pero top lane, TNC. Easy tower na sila kagad. Pe-persign ka na nila. Okay, ayaw. Ayaw nila persign. Play safe. Huwag kasi persign. Earthshaker, mag-ano. Ito. Ito na solusyon na dito kay ano. Kay Old Chicken para hindi agad siya mamatay pag nag-press ng R. Shadow Blade. Hindi aga names. Problema din is pag nag-shadowblade siya, si Old Chicken may dalang detection. Yari siya dyan. Kaya pa rin siyang patayin. Score okay. Mga Pops, 1-0 pa lang. Ay, 1-0 tuloy. Game 1 pa lang to. Game 1. Pero ano na dito si ano ah? Si Armel. Sobrang taba ni Armel dito. Bigla siya nakabangon bigla. Kasi nag-Midas siya, kinuha niya pa GPM, di ba? May sinasabi ka, taba ni Armel. Figuratively. Ah, figurative. Hindi literal na mataba. Bigyan ng rampage. Eh, di literal din naman siya mataba eh. Sama mo. Hindi, oh, totoo lang naman. Oh. Yung, bakit? Ages of the immortality ni Gabi, maybe we'll expire 1 minute. So, King Gaming. Narinig ko si Sean. Intense yung ating atmosphere dito. Kasi narinig ko si Sean. Ayan.
Nagulat ako eh. Tan 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 tan. Lagpuntan laglahat. Laglahat. Ayun. Laglahat. Log! Oy, log! Log. Chillcast taloy tayo. Kaya nga, wala talaga ng hype pa ganito eh. Walang ano, wala ka nakikitang clash. Hindi ka makapag-play by play. Hindi ka mahirapan ka makapag-analyze kasi di mo mo nakikita lahat. Ano i-analyze mo? Oo okay, pero ito, nakita ko si Kaka, may aganims na. So, ang hirap mag-push dito, mag-push ng TNC dito. Wala naman silang ano, no? Wala silang gym. Tanggal, matalo dito, tanggal na po. Ah, matagal dito. Ayun na nga. Sabi ko kanina, si Teams, may Shadowblade, pero guess what? Ayun na nga. Nige. May dust. May dust na. May dalang dust dito yung spec. Umay talaga yung laro dito ni Teams. Paaga, eh, Teams. Paaga, paano na rin? Pa-scadi na rin dito. Ah, pa-scadi pa nga. Wala pang clash. Paano magagawin natin dito? Hindi ko alam. Wala pang clash nun ah. Oh, wala pang clash, naglalag na. Paano pa yung pag nag-clash? Gwinopay naman dito, may BKB Malevolence. First up and newly pick up na AC. O pampakunat. Pampanat ko. Pampanat ko. Oof. Ah, may nagsabi, dapat mag-English cast tayo para hindi mag-lag. Walang, mahirap, walang hype. Ano nga ako, tumitigil eh. Kahit ako eh, nawawala eh. Namamatay yung dugo ko, pero dito naman sa may... Oh, ito, patay agad dugo mo dyan, pag nakita mo ganyan eh. Pag nakita mo kumutal-utal na. TNC, aha. Gusto nilang, ang gagawin dito ng King, gusto nilang mag-ball. Kasi alam nilang expire na yung ages dito ng TNC. Uy! Kung pwede lang kami mag-ninjutsu, sumisilip po si ESL1. So, hindi kaya. Ninjutsu is prohibited at this time. Hindi sa language yun eh. Sa server to mismo eh. Mm-hmm. Ay. 11:14:24 TNC. Now at 43 minutes. Stop dance talaga. Mga tol. To MKB. Pa MKB na dito si Gabi ah. Oh, solution dito kay ano. Spec. Jakiron, level niya na. Level 18 pa lang, wala pa siyang GPM. Yung Nyx Assassin... Naku, ito yung mga nakakaurat na build yung binubuti ito ng Nyx Assassin. Agonist, tapos mag-air yung disc ba? Hindi mo ang hirap i-burst? Mas nakakaurat yung ganyan, no? Wow! Bang! Hindi mo alam kung may namamatay. Ayun. Next slide. Sabay smoke na kaya. Ay, ano? Eric yung ano naman, yung chat. Sa Facebook. Ayan. Salamat. Napatay ba yung Kyop? Makikita natin. Hindi rin namin makita. Pero dito naman, Jakiro, nahuli pa nga nila dito. At Skadi na yung Spectre. Pero here we go. Yan na, sound effects. Naiba to na rin. Pero makakapatay dito si Old Chicken. The sound effect is real. Sound effects casting. The BKB is real. The lag is real. The fissure is real. Puro ganun. Pero ito na yung spec. Umakangkang na dito sa may likuran. Makakatakas pa dito yung isa sa side ng TNC. Pero nahuli pa nga dito si DK ng Bit of Malice. Aba, namatay nga yung Kyop. Namatay nga at nabigyan dito niya paring Teams. Kaso si Armel patay pero din. Pero umahawol din dito si Old Chicken. Gugo niya dito si Ku. Pero there goes the fissure. Yun lang. Tumigil lang mundo. Kuku. Patay si Kuku. Patay si Kuku. Oo, yun na lang. Dead. Nice. Up. Mid lane. Naku, nagsibaybakan na itong mga to. Pero tigil ulit. Ito na nakaka-battery. Pagbabayback kayo yung dalawa, tapos die-creep out lang. Wala kayo pang punish doon. Naiisahan talaga yung TNC dito. Ay. Sobrang ano, sobrang hirap nung ano dito. Nung underlord na pick. Kasi binibig lang ng ano, ng in-game. Magiging aggressive sila. Bidadime nila yung third tower. Eh kaso, pag nagbayback sila, mapapatay ba nila Underlord pag nag-dark creep? Wala naman. Wala silang pang-counter dun. Kaya siguro, gawin nila sa teamfight, patayin na agad na muna nila Underlord. Para walang dark creep out.
Kasi paano mo mapapatay yung apat kung di mo papatay yung Underlord? Eh, Underlord yung nagpapauwi sa kanila. May libreng Uber. Oo. Ay, nako. Kabigayan sa mid. Ayun, nagkakakuryente. May dragon, pero pinasok dito ng TNC ha. Makakapalag ba dito yung TNC? Oh, patay yung cube. Napabuyback dito. Hindi, kanina pa patay. Ah, hindi pa pala patay yan, sorry. Nagbuyback. Opa! Naku, opa! Patay si ano, si Old Chicken ha? Naku, batay yung manok. Aba, next slide. Next slide. Wow. Grabe naman yung aftermath yung clash na yun, nakita natin. Hindi, sobrang bilis nung clash, hindi natin nakita yung mga pangyayari. Mm-hmm. Pero TNC, biglang nakapunta dito sa mid. Tier 3 kagad, isa pang... Nakakainis, di ko alam kung paano napatay yung spec. Pero eto naman, MKB na dito para kay Gabi. Habang kukunin na yung mid tier 3, buyback na dito para sa Nyx Assassin. Ay. Parang nunod tayo ng mga ano, ng mga case problem. Tapos isosolve mo kung paano nasolusyonan. Ayun, no, tingnan mo. Ayaw, yun. May Sonic Wave, may Paralyzing. O, bahala kayo dyan mag-clash. Naman, nagbabakbakan na nga dito, TNC. Basta may kita naman natin kung may mga matay. Ayun, pati si Armin. Patay si Teams. Yan lang, sunod-sunod. Patay din si Ayo, patay din si Kuko. Si Gabi lang buhay. Namatay sila lahat. Oh. So may buyback dyan, yung dalawang support. Pero walang buyback dito si Armel. Kasi nag-buyback na ata siya kanina. Eh, nag-buyback nga siya kanina. Si Kuko naman nag-buyback na din. So alam ng King Gaming to na walang buyback yung dalawa. Ito na nga. Ang saya. Pero pa-hex na dito si ano. Oh, hex or Shiba? Shiba. Ang sakit na rin yung Spectre dito, boy. Akala na eh, naka... Kailangan nila patay na agad dito yung Spectre. Underlord, pero Earthshaker, mapapabuyback na si Team. Okay, pwede okay. Na to. Patay nga dito yung isa, pero Gabi makakapatay. Si Old Chicken, nangangati! Nako, ginagawang mang inasal dito si Old Chicken, makakaligas ba? Ego Slam! Ay, kaso hindi enough! Pero naitakas nila dito si Old Chicken, babalik Old 11, makakapatay, tatlo yung mawawala. Nako, si Gabi! Si Gabi, naging Gabi at namatay dito sa may mid lane, Gabi is dead. Pero may buyback, naman para dito kay Gabi, pero... Pwedeng diretso yun to ng King Gaming parang dan. Kailangan mag-buy time ni Gabi dito para mabuhay yung dalawa niyang core. Si Razor tsaka si ano, pero DK. Pero tatapangin na to ng King Gaming sakali. Hindi, okay. So, typical, typical Chinese team. Play safe. Ayaw gumawa ng move na sobrang risky. So, Roshan will be up. Medyo matagal pa naman. So, at least, medyo papabor... Pabuhay na pala, sorry. Ito na nga. Maabangan pa nga nila. So, Roshan, makakuha na to ng in-gaming. Best of 3. May eye shard na. Ay, eye shard tuloy. May ano na to. Refresher shard. So, tingnan natin kung bibigay ba to kay Queen of Pain or kay Old Chicken. Ah, okay. So, sa kanya lahat. Grabe naman to. Gano? Kagahaman. Hindi, binigay niya yung refresher shard kay Queen of Pain. Okay. So, sa kanya yung cheese plus yung Aegis. Uy! Napaka-risky na ano yun. Nag-alaw na na. Matika pa si Gabi dun. Ngayon lang. So good, so fast. This is the saddest game of my life. Naglalag yun Dota TV. Ay, no. Ayan na dito. May tawag doon. Aeon Disc. Si Queen of Pain. So... Ang hirap ng mga burst dito sa side ng TNC. Ang kunot na nga ng Underlord na dapat mong i-burst para walang mapauwi dito si Old 11. Ang kunot din ng spec. Si Nyx Assassin, may Aghanims. Tapos wala silang gem dito. Si Witch Doctor, may Glimmer Cape. Wala din silang detection. Yung Queen of Pain, may Aeon Disc. So, ang hirap ng nakalagayan din ng TNC kung may mababurst ba sila sa team fight. So, medyo malas caster. So, lahat po na kami na nagka-cast dito, malas lahat. Para kakaibang paniniwala yun. Malas, pag may bet kayo sa TNC at natalo, huwag niyo sa amin isisi kasi hindi po kami player. Nanonood lang kami. So, yung tatlo pong studio dito na magkakasama, malas kami lahat. Nadamay pa nga. Pati yung mga caster sa Mumbai, nadamay din. Ano ba? Hostesya naman. Malas yung pagbe-bet. Ayun yun. Wala talaga. Wala eh. Hindi naman po kami player. Nanonood lang din kami. Kaya, not our fault.
kung naubusan kayo ng pambit. Pero TNC, bottom lane, go-go nila dito. Sisimulan na nila. Sisimulan na nga nila dito, pero wala pa silang makukuha dito para sa inang King Gaming. Dalawa yung traktora nila dito. Okay din naman ang high ground defense dito ng Capitalist. Ng TNC, hindi naman sila basta-basta magpapadurog dito. Pero 4 stop dito kay teams. Pero, sa tingin ko, parang kailangan niya ng aganims or A yung disc din para hindi siya ma-burst. Ako, ito na nga yung mga nakakaurat na build ng King Gaming. Dalawa sa kanila, may A yung disc na. Ang hirap na, maganda na yung ano dito, maganda na yung sustain masyado dito ng King Gaming. Yung Underlord pa, mag-aganims. In, I forgot yung ano, effect nun. Nakalmuto ko na. Alam ko nabibigay ata yung ano, damage sa kakampi. Yun ata yung aganims effect eh. Nabibigay mo yung bonus damage mo sa kakampi. Kung di yung nagkakamali. Ayun o, kasi dito nakalagay yung ano eh. Yung upgradable by Aghanim Scepter. So, pag ayun, nabibigay ni Underlord yung damage, ay bonus damage niya. Ayun, 74 yan o. Oh. Saka maganda eh, simula pa lang maganda laning phase ng King Gaming. Mm-hmm. Outplayed talaga, na-outplayed sila eh. Na-outplayed talaga ng TNC. Masyado maganda yung laning phase nila. Halos na panalo nila. Although, nakaparm nga si Gabi ng free sa baba. May free farm nga siya, pero yung dalawang lane, napanalo naman ng King Gaming. Mm-hmm. Sa laning pa lang, madidetermine mo na kung kayang ipanalo yung laban. Pero dito, umaangat ng King Gaming. Nandyan na naman po yung lag, mga tol. May narinig akong Spectre Hunt. Nandyan din yung Firestorm. Naglalaglagan na, pero hindi ko alam mo sinong namamatay. Okay, boost mo lahat ng mga skill dyan. Plasma Field nandun. Sobrang bilis ng laban. Wala kaming makita, mga tol. Pero yung Tier 3, malapit nang makuha. Nako, si Teams, napagdiskitahan pa nga dito. Na-corner si Papa Teams. Papa Teams, mamamatay. Walang buyback for Teams. And here comes King Gaming. TNC not looking good. There goes the Sonic Wave. Plus, nandun pa nga yung Pit of Malice. Habang lumalaban pa rin dito sila, Armel patay na to. May Firestorm pa rin na nalalaglag. May stun akong nakita. Pero patay double na si kill para dito kay Old Chicken. At mukhang wala kaming mapanood at wala kaming ma-analyze ng maayos kung paano nangyayari ang lahat. Pero tier 3 nakakuha nila. Buyback naman para dito kay Armel. Papalag pa rin dito yung side ng King Gaming. Armel na huli. Infest coming from Gabi. Pero yung Witch Doctor nasa likod. Ayan na naman yung Firestorm. Down and down over the rainbow. And this is not good for paring Gabi. Gabi na huli pa nga ata dito. Na-root. Na-root si Gabi. Pero yun lang. Makakapatay na naman dito si Old Chicken. Nagbaybaka na si nga Gabi dito. Yung mga King Gaming. Dieback para kay Gabi. GG na to. At TNC. Makukuha na ata sila ng tier 4. Pero natrap pa nga dito ng Pit of Malice yung the rest of TNC. May paralyzing cast pa. Diyos ko po. Nakabang na lang dito yung Nyx Assassin. Oops. Pero tier 4 will go to the side. And GG will be called. Game number 1 mapupunta sa King Gaming. Nakakalungkot man sabihin. Pero nanalo po King Gaming game number 1. Sa tingin ko kailangan lang gawin ng TNC is matuto dito sa nangyari sa kanila sa game na kailangan nilang gawin dapat may mapanalo silang din kahit papaano. Sa tingin ko medyo outdraft din ng onti kasi yung Underlord nakakabwisit eh. Isipin mo, mananalo ng team fight yung King Gaming, mapipare sa mag-buyback yung TNC. Pag nag-buyback yung TNC, syempre gusto nila kumuha ng kills. Ang mangyayari, magda-dive out lang yung Underlord. Wala naman silang pang-contra doon sa skill na yun. Kaya lagi na kapag-disengage agad ng mabilisan itong King Gaming eh. Dito yung lag kasi po, yung ibang yun? Official feed nila yun. Oh, official feed. Yun yung official feed. Hindi po kami official feed. Kung nasa kami ha, nasa mismong lobby kami, walang yung naka-broadcast, walang lag yun. Pero kaso, Dota TV lang kami nanonood eh. Oo, kasi kung internet namin lag, wala kami, pati camera namin, hindi gumagalaw. So guys, babalik kami for game number 2. Hopefully, makabawi TNC and Wombo X Wombo. We will be right back. Medyo na tayo mapalawan. Okay, pass.